Patay ang isang pulis ng Highway Patrol Group na nagsasagawa ng anti-car napping operation sa Cavite. Nagpaulan ng bala sa enkwentro ang isang sinitang motorista na walang conduction sticker at plaka ang sasakyan. Nico Wahe reports. Wala pa kayong plaka, sir. Paano natin malalaman kung kanilang sasakyan? Kaka-problema to. Nandito tayo sa Cavite City kung saan nangyari yung barilan sa pagitan ng PNP Highway Patrol Group at ng isang motorista. At dito, sa mismong lugar na to, nangyari ang insidente. Ayon sa mga pulis, una nilang sinita itong motorista matapos mag-overtake at nakita nila na wala itong plaka at conduction sticker. Ilang ulit daw pinakiusapan ng mga pulis itong motorista na to na isuko ang kanyang driver's license and also ipakita yung ORCR. Pero hindi ito nagpatinag. Bigla na lang itinaas itong kanilang bintana at doon na nga pagkatapos nito nangyari ang barilan ay kinasawi nga ng isang pulis at ng suspect. Sa videong kuha ng PNP Highway Patrol Group na nagsasagawa ng anti-car napping operations sa Cavite City, maririnig ang pag-uusap ng lalaki sa passenger seat at mga pulis matapos itahin dahil walang plaka at conduction sticker ang kanilang sasakyan. Sir, wala ka po tayong address. Wala po tayong plaka. Wala po tayong OFCR. Di ba ang WPS po mag-in, sir? Sir, trabaho lang po talaga, sir. Tila hindi nakuha sa pakiusap ang lalaki at pinipilit na wala silang violation. Sir, meron po kayong violation, sir. Meron. Hindi po kayo paparahin kung walang violation. Ang driver, walang imik at diretso lang ang tingin hanggang sa itinaas nila ang kanilang bintana. Kaka-problema to. Ilang minuto lumipas, hindi pa rin lumabas ang mga sakay ng sasakyan. Nang muling katukin ng mga pulis, bigla na lang nagpaputok ang lalaki na nasa passenger seat. Napatakbo ang pulis na may hawak ng kamera hanggang sa masubsob. Hindi na nakita ang mga sumunod na nangyari matapos nito. Patay sa enkwentro ang isa sa tatlong pulis na kinilalang si Police Chief Master Sergeant Julius Arcalas. Patay rin ang suspect na si Mito Sael Cebrian, isang negosyante na armado ng Bushmaster Automatic Rifle, isang high-powered long gun na madalas ginagamit ng mga elite teams, kabilang na ang NBI Counterterrorism Division at maging Special Action Forces. Highly trained ang mga gumagamit nito. Nagmadali silang nagtago o kumoble doon sa likod ng kanilang kotse, ng kanilang patrol. Tsaka sila binugahan. Accordingly, doon nakatayo o doon nagtatago yung ating namatay na miyembro ng Highway Patrol Team. So nakagante yung ating kapulisan kasi binaril sila eh. No? So prompting them to return fire which resulted nga to the death of the suspect. Ayon sa pulisya, dati nang nasangkot sa kaso ng panunutok ng baril si Cebrian noong May 2016. Ito pong suspect ay asawa ng isang Navy officer na naka-assign sa Stanley Point, Cavite City. Yung ownership ng Bushmaster, kasalukuyan kaming nakikipag-coordinate pa sa Firearms Explosives Office. Sa kasagsagan naman ng putukan, tumakas ang driver gamit ang sasakyang sinita. Pero kalaunan, sumuko rin ito sa HPG at itinurn over sa Cavite City Police. Kwento niya, papunta raw sana sila ng Taguig para bumili ng cake dahil birthday ng anak ni Cebrian. Yung lisensya po, ang tinanong po sa akin kung meron ako. Meron po. Ibibigay ko po sana kasi pinagbawalan po ako ng amo ko. Malinis daw ang kanyang pangalan. Driver lang po talaga, sir. Gusto ko pong mapalinis yung aking sarili at wala pa akong ka-record. Natakot po ako, sir, na trauma. Tumakbo na po ako, sir. Ang asawa raw talaga ng suspect ang palagi niyang pinagmamaneho at hindi si Cebrian. Itong sasakyan na nasa aking likuran, ito yung sasakyan na ginamit ng mga suspect na nagkaroon nga ng barilan dito sa Cavite City. Mapapansin nyo, wala siyang plaka, wala rin siyang conduction sticker. Natagpuan nito sa Noveleta City kung saan dun siya iniwan ng driver na nasa video. Tinurn over itong sasakyan ng HPG dito sa Cavite City Police. Bagamat wala siyang plaka at conduction sticker dito sa likuran, dito naman sa harapan, nakikita ko sa inyo,
na meron siyang conduction sticker, pero ayon sa mga pulis ay hindi ito para sa sasakyan na ito. Based doon sa report nila, hindi ng HPG during i-turn-in sa amin, hindi naka-register yung conduction number doon sa Nissan Terra na i-turn over sa amin. Sa ngayon, nakaburol si Master Sergeant Arcalas dito sa Bacoor City. Ako si Nico Wahe, I stand for truth.